Isa na namang napakasaya at napagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabbath Jr. ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan at kasama din po natin walang iba kundi ang ating magiting na presidente ng Northeast Luzon Adventist College. Alam ko na napaka-busy ni Pastor Elio mga yon. Maraming dinadaluhang meetings at ganoon din yung mga visitation sa iba't ibang mga kolehiyo. Subalit tayo nagpapasalamat sa Panginoon at sa lingkod ng Diyos na ito na binibigyan tayo ng pagkakataong makasama dito sa programang ito. Ating pong kamustahin si Pastor Elio. Kamusta na kayo, Pastor? Napakabuti ng Diyos, Pastor, na tayo'y pinahihintulutan pa rin niya na magpatuloy na pangunahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ako'y labis na nagpapasalamat sa mga kapatid, sa crew ng Hope Channel, at sa lahat ng mga sumusubaybay na nagiging pagpapala ang programang ito. At ito'y isang kasiyahan para sa amin na naglilingkod sa inyo. Nawa patuloy tayong pagpalain at pasagarain ng Panginoon at mahanda ang ating mga buhay sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Hindi tayo mapipigil ng pandemya sa ating paglilingkod. So, hindi kayang pigilan ng virus itong pagbabahagi natin ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, kung nakikita nyo sa screen ngayon, kami po ni Pastor Ilioma ay magkahiwalay. Subalit, salamat po sa media Northeast Luzon na Mission na siya ngayon ay naroon dahilan sa mga restriction na umiiral po ngayon. Ganun pa man, ang napakahalaga ay maibahagi natin ang magagandang kaisipan mula sa atin pong ginagamit na Bible study guide. Kaya mga kapatid, kung wala pa po kayo nito, napakaganda nitong ating pinag-aaralan, ang aklat ng Deuteronomy. Sana'y makabisita kayo sa tanggapan ng ating mga misyon na maaaring may mga kopya pa po nitong atin pong lesson quarterly. Muli po nais naming batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Saan man kayo naroon, mga kapatid namin at kababayan na nariyan sa iba't ibang lugar ng mundo na nakatutok palagi sa programang ito, marami pong salamat sa inyong lahat. At patuloy po namin kayong ipapanalangin na sana'y tayong lahat ay ligtas mula sa banta ng COVID-19. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang serye na ng ating pag-aaral sa huling quarter ng 2021. At ang atin pong tatalakayin ay mayroon pong pinamagatang Leksyong Pangkasaysayan ni Moises. Ang sarap siguro ng umupo sa harapan para pakinggan ang isang lingkod ng Diyos na mismong nakasaksi at tumanggap ng kanyang mga utos na siyang nagkukwento kung anong ginawa ng Diyos. Sinabi ni Moses sa mga Israelita sa Deuteronomy 1:1-3 ang tungkol sa paglikha ng Panginoon, paano siya nagsustento at ang pagtubos sa kanyang bayan. Pinalalahanan din ni Moses ang bayang ito kung ano ang nangyari sa kanila habang naglalakbay sila sa disyerto patungo sa Canaan. Subalit ang tanong na ating pag-uusapan, paano tumugon ang mga Israelita sa pagsasalaysay ni Moises ng kanilang kasaysayan? Gaano katotoo nang ating natutuhan lamang sa kasaysayan ay ang hindi tayo matuto mula sa kasaysayan. Paano tayo tutugon sa salaysay ng kasaysayang ito? Ito po ang siyang ating pagsasama-samahang talakayin, pagpag-aralan, at pagbabulay-bulayan. Subalit bago po tayo dumako riyan, ating hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibigin naming Diyos na nasa mga langit, sa aming muling pagtalakay ng inyong banal na salita at pagpapahayag ng inyong banal na kalooban, ay pahintulutan po ninyo kami na patnubayan ang inyong banal na espiritu ni Pastor Sabbath. Maranasan naming muli ang inyong pagbibigay ng karunungan,
at ng mga tamang salita na maaaring panghawakan ang aming mga tagasubaybay sa panahong kami ay sinusubukan sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po na kagaya ng mga nakikinig at tumanggap ng unang sulat ng Deuteronomy, mga taong naghihintay na papasok sa bagong lupain na ipinangako, maging karanasan nawa ng bawat isa sa amin na mahanda at magkaroon ng pagtatapat hanggang sa wakas. Ito nawa ang maranasan ng bawat isa sa amin sa oras na ito ng aming pag-aaral sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Atin pong tunghayan ng ating susing talata na masusumpungan sa 1 Korinto Kapitulo 10, ang talata po ay 3 at 4. 1 Korinto Kapitulo 10, ang talata ay 3 at 4. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Napakaganda ng pagpapahayag ni Apostol Pablo, Pastor, dito sa 1 Korinto, Kapitulo 10, particularly talatang 1 hanggang 11, ay kanyang binaybay at inulit, kagaya ni Moses doon sa aklat ng Deuteronomy, ang balangkas ng mga nangyari sa bayang Israel nang sila'y naglakbay mula Ehipto patungo sa lupang pangako. At dito binaybay niya. Kung mapapansin natin, ako'y very observant pag nagbabasa ng aking banal na kasulatan, ay lahat, ang sabi doon. Mapapansin ninyo, talatang 2, lahat ay nangabautismuhan. 3, lahat ay nagsikain. 4, lahat ay nagsiinom. Ito yung karanasan ng bayan ng Diyos. Mayroon tayong kaparehong karanasan sa pagliligtas at pag-iingat ng Diyos at kanyang mga pagpapala. Subalit, may mga sumunod na mga salita na hindi na naging mabuti, at mapapansin natin, bagaman ang karamihan sa kanila, ayan na, kagaya natin, kagaya nila, nagkaroon ng mga pagtuligsa at di pagsunod sa kabanal sa kalooban ng Diyos. Sinasaysay nito ang kasaysayan ng mga buhay ng mga mananampalatayang inilabas at iniligtas. Subalit, nagkaroon sila ng mga tugon na hindi tama, at sila ay ano, may limang bagay na binanggit dito si Pablo sa kanilang paglalakbay. Una, sila ay ano, nagnasa ng mga masasama. Ikalawa, idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Sila ay nagmermer o yung nangagbulong-bulungan laban sa mga inilagay na leader ng Panginoon. At makikita natin ang ganitong karanasan na bahagi ng kanilang kasaysayan sa kanilang paglalakbay bilang mga mananampalataya patungo sa lupang pangako. Kaya nga napakaganda talaga yung paalala sa atin na alalahanin daw natin kung anong ginawa ng Panginoon sa atin sa nakaraan. Na ganun din naman yung pinapakita ng talata na kung saan ay kilalanin natin kung paano gumawa ang Diyos sa kasaysayan. Dahil kapag alam natin kung anong kasaysayan, wala po talaga tayong dapat katakutan para sa hinaharap. Dahil mailalagay sa kaisipan natin ang paraan ng pangunguna ng Panginoon at ang kanyang mga turo sa atin pong nakaraang kasaysayan, lalo tigit sa kasaysayan ng bayang Israel. Ngayon tingnan natin ano, yamang si Moses ang nagsasalaysay ng kasaysayan, bagamat hindi siya nabanggit hanggang sa Exodo 2, pero mayroon siyang napakalaking ginampanan. O ano ba yung papel na kanyang ginampanan sa Torah, particular dito sa aklat ng Deuteronomy? Bumasa tayo ng tatlong mga talata sa Lumang Tipan, Pastor, sa iba't ibang kapanahunan ng pagsulat ng mga kinasihang salita ng Diyos. Deuteronomy 4, ang talata ay 14. At iniuutos sa akin ng Panginoon ang panahong iyon, naturuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong magagawa sa lupaing iyong paroroonan upang ariin. Narito si Moses ang nagsasalita, Pastor, na siya ay inutusan ng Panginoon
At kanya itong ipinabahagi, ipinapahayag sa mga tao ng kapanahunang iyon na kanyang turuan sila ng mga palatuntunan, kahatulan at mga kautusan ng Diyos. Ito yung role ni Moses, Pastor, na makikita natin kaya nga may mga palatuntunan, may mga kautusan, may mga seremonya at may mga pabilin ang Diyos na ibinigay sa kanya na nais ng Diyos na maalaman nila. Now, pumunta tayo sa panahon ni Daniel. Pastor, kapanahunan ng mga propeta, Daniel 9:13. Pansinin natin kung ano ang pagkaunawa ni Daniel sa role o yung ginampanang bahagi ni Moses sa kasaysayan ng pagtupos sa lumang tipan. Daniel 9:13. Daniel 9:13. Ang sabi po dito ay ganito. Kung ano ang nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kasamang ito'y nagsidating sa amin. Gayon may hindi namin idinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos upang aming talikuran ang aming mga kasamaan at gunitain ang iyong katotohanan. Ang dakilang propetang Daniel na naging isa sa pinakamataas na ruler doon sa Babylonia at sa Medo-Persia ay kanyang inilagay sa kanyang panalangin sa Kapitulo 9, Pastor, ng Daniel, ng kanyang aklat, ang pangalang Moses na sumulat ng kautusan na sinalangsang, kaya nga naroon sila sa bayan ng pagkaalipin. So si Moses ay naglalaman, nagsalita, nagsulat. Kasi ang sabi nila ay, yung lumang tipan kay Moses yan. Yan ang kaisipan ng karamihan ngayon. Tama yon. Isinulat ni Moses ang mga kautusang ito para sa bayan ng Diyos na dapat nilang gampanan. Kaya nga napunta sila sa pagkaalipin dahil sinuway nila ito. Now, sa panahon ng pagbabalik, restoration, sa panahon ni Nehemias, pansinin natin sapagkat idiniin din ito ni Nehemias, Kapitulo 1, ang talata ay 7. Kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniuutos sa iyong lingkod na kay Moses. Ayan. So naroon, napakalinaw kay Nehemiah sa panahon ni Daniel at pati sa bagong tipan, Pastor, ay mapapansin natin na idiniin ang isang napakahalagang bahagi ni Moses, nagsulat ng mga kautusan na nanggaling sa Diyos na dapat ay sinunod nila dahil sila'y nakipagtipan sa kanya, subalit sinalangsang niya ito. Kaya dumating ang mga kapighatian, ang salot at ang pagkaalipin sa kanilang mga buhay. Hanggang sa kapanahunan ng bagong tipan, apektado sila, kaya nga nasa under Roman rule sila dahil sa pagsalangsang ng kanilang mga magulang sa kautusan na nakasulat sa mga aklat ni Moses. So ibig po palang sabihin na sa buong Biblia, talagang madarama mo na naroon ang presensya nitong si Moses. Kaya talagang mahirap sukatin ano, kung ano yung impluensya ng taong ito. Hindi naman po perpekto itong si Moses. Meron din siyang mga sariling kapintasan. Subalit, ano ang natatanging katangian niya na ginamit sa kanya ng Diyos? Napakagandang katanungan, Pastor. Sa Exodus 32, 29 hanggang 32. Exodus 32, 29 hanggang 32. At sinabi ni Moises, italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. O bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang ang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan at ngayon'y sasampahin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, o ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayon may ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo. Narito, Pastor, ang isang pahayag ng banal na kasulatan kung anong klaseng tao si Moses. Minahal niya ang mga tao na kanyang ipinatnubayan at inilabas mula sa Ehipto ng ganun na lamang na kung sila'y pupuksain ng Diyos, ang sabi niya,
tanggalin mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ano ang kanyang sinasabi? Mahalaga ang mga taong ito na magitan si Moses para sa kanyang bayan. Ito yung passion ng isang leader na mahalin ang kanyang mga kasasakupan at kanyang pinangungunan. Bagamat siya hindi rin sakdal, nakapatay, nagalit, hindi nakapasok sa lupaing pangako. Subalit, yung likas ng kanyang Panginoon, in-reflect ni Moses dito yung karakteristik ng ating Panginoong Hesus na namamagitan at kukuha ng ating lugar para huwag tayong mapuksa at huwag mapahamak. Napakaganda talaga, no? Itong ating pinag-aaralan. Dahil makikita po natin, itong si Moses ay wala namang kinalaman sa kasalanan. Pero kanyang hinangad na mamagitan para sa makasalanang bayang ito na handa niyang ibigay o handa siyang mapahamak sa kanyang sariling kaluluwa para sa kanila. Kaya makikita natin yung pagganap bilang isang tagapamagitan. Paano nga ba pinakilala naman sa pamamagitan nito ang Panginoong Hesus sa kanyang tungkulin bilang isa ring tagapamagitan sa isang nahulog na makasalanang tao? Tingnan natin ang pahayag ng Hebreo 7:25, Pastor. Hebreo 7:25. Dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya, palibhasa ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Narito ipinakita, Pastor, ng tala ng Hebreo kung ano ang ginagampana ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang siya tagapagligtas, kundi pagkatapos niya tayong iligtas, bagamat tayo'y nagpapatuloy pa rin nagkakasala, siya'y namamagitan. Siya ang humihingi ng tawad at kanyang sinasabing namatay siya para sa atin. Ito yung ipinahayag ni Moses doon sa kanyang pag-ako na kung hindi patatawarin ang mga taong ito, ako na lamang ang iyong tanggalin sa aklat ng buhay. Napakagandang prinsipyo ng pagiging intercessor o tagapamagitan para sa isang bayang patuloy pa rin nagkakasala, bagamat iniligtas na. Yeah. So nakita natin, mga kapatid, kung anong katangian mayroon ang isang leader na katulad ni Moses at gayon din ang ating Panginoong Hesus na pawang pinapakilala ng Biblia kung paanong namagitan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So kaya nga sa isang leader, ano, talagang napakahalaga ang pagmamahal sa iba. Ngayon, pansinin natin naman kung paanong itong kasaysayang ito ay natupad sa pamamagitan ng propesiya na naitala sa Deuteronomio 1:1-6. Basahin natin ang Deuteronomio 1:1-6 bago tayo tumungo doon sa katuparan, Pastor. Deuteronomio 1:1-6. Itong mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dakuroon ng Jordan, sa ilang sa Araba na katapat ng Sup, sa pagitan ng Paran at ng Topel at ng Laban at ng Hazerot at ng Dizahab. 11 araw na lakbayin mula sa Horeb kung dadaan ang bundok ng Seir hanggang sa Kadesh Barnea. At nangyari na 40 taon ng 11 buwan, ng unang araw ng buwan na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel tungkol sa lahat na ibinigay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos na kanyang masaktan si Sihon na hari ng mga Amorheyo na tumatahan sa Hesbon at si Og na hari sa Basan na tumatahan sa Astaroth, sa Edrei, sa dakuroon ng Jordan, sa lupain ng Moab, pinasimula ni Moises na ipinahayag ang kautosang ito na sinasabi, ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb na nagsasabi, kayo'y nakatahan ng malaon sa bundok na ito. Ayan, narito, Pastor, merong binabanggit doon na 40 taon. Now, pansinin natin, anong kaugnayan nito doon sa hula na ibinigay ng Diyos sa pasimula ng aklat na ito, na Deuteronomio, bilang kapitulo 14, Pastor, talatang 34. Ito'y napakahalagang talata sa ating mga Adventista. Bilang 14:34. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa makatuwid bagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon,
ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan na 40 taon at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Ang talatang ito'y ginagamit natin, Pastor, pag tayo ay nagpapahayag ng mga hula, lalong-lalo na yung year-day principle, yung prinsipyo ng isang araw kumakatawan sa isang taon. At ito ay naganap sa panahon ng mga Israelitas doon sa ilang. Yung 40 mga araw na tinabanggit ay mga 40 taon na sila ay nagpalibot-libot at nangamatay ang karamihan sa kanila doon dahil sa kanilang pagsalangsang. So, naganap ito bilang simbolism noong 40 araw na binanggit na naging 40 mga taon sa karanasan ng Israel nang sila ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito mga salita sa banal na kasulatan ay talagang may kaugnayan tumpak ang pagkakalahad. Katulad halimbawa ng mga propesiya sa Biblia, sa paano bang natupad ito na bilang may kaugnayan kay Jesus at sa kanyang ministeryo. Ayan, pansinin natin ang isang napakagandang halimbawa, Pastor. Kasi yung year-day principle ng banal na kasulatan ay isang prinsipyo na nakatala sa banal na kasulatan. Kasi sabi ng iba, yan ay imbento lamang ng mga Adventistang pag-aaral ng hula. Hindi po. Mula pa sa lumang tipan, idiniina ng Diyos na yung isang araw ay kumakatawan sa isang taon kung kasaysayan at mga panahon ang kanyang pinagot. Tingnan natin ang tala ng Daniel, Kapitulo 9, 24 hanggang 27. 70 linggo ang pinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ng pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ng kabanal-banalan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayong Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 70 linggo at 62 linggo ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 linggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman at gigibay ng bayan at ang mga ang santuwaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas ni Aon ay sa pamamagitan ng baha. At hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay pinasya na, at pagtitibay niyang tipan sa marami sa 100 linggo at sa kalahati ng 100 linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon na 1 maninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuos ang puot sa maninira. Narito, Pastor, ang isang halimbawa ng hula sa lumang tipan na sumusuporta doon sa ating pinag-uusapan na bahagi noong year-day principle na itinala sa pasimula ng Deuteronomy at ito ay yung karanasan at katuparan ng hula tungkol sa darating na Mesiyas. Kailan siya babautismuhan? Kailan mababayubay sa krus? Kailan siya mamamatay? Ito ay ipinakita doon sa 70 weeks o 70 linggo na hinahati sa tatlo. Yung 7 weeks, 62 weeks at saka 1 week. Pag pinagsama-sama mo ito, yung 1 week ay 7 araw at araw 7 taon. So yung 70 weeks ay times 7 ay 490 years. Eksakto ng ating Panginoong Jesus ay mabautismuhan 27 AD, namatay 31 AD at ang katapusan ng 70 linggong yaon ay ang pagbibigay ng pabalita ng kaligtasan sa mga hintil nang patayin si Esteban at ipinakita yung vision kay Pedro na pwede na siyang kumain o tanggapin ang mga taong nasa mga hintil na magkaroon ng kaligtasan. Ito ang tinutukoy na isang napakagandang halimbawa. Eksakto sa tamang panahon, eksakto sa katuparan ng hula na ang Kristo'y nabayubay doon sa krus kung titingnan natin ang katuparan nito sa hula. So bakit natin tinatalakay ito, mga kapatid? Itong mga hulang ito na may kaugnayan sa pagkakabanggit sa unang mga salita sa aklat ng Deuteronomy ay nagpapatibay lamang na dapat nating kilalanin na ang salita ng Diyos o yung propetikong salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan tulad ng ating Diyos. At kung anong nakikita natin dito sa pambungad sa mga talata
ng Deuteronomio ay higit na katibayan ng pagiging mapagkakatiwalaan nito. Sabi nga ay iyon ay gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang sinabi at gagawin ito sa panahong sinabi niya na gagawin niya ito. So ngayon, tumungo tayo dito sa aklat na ito. Paano pinakita ni Moses ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan sa unang talumpati sa pagsisimula ng Deuteronomio at kung paano ito pinananatili ng Diyos? Bumalik tayo sa unang kapitulo, Pastor. Deuteronomio 1, ang talata ay 9 hanggang 11. Deuteronomio 1, ang talata ay 9 hanggang 11. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong iyon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos at narito kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdaga ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang at makalibo pa sa dami ninyo ngayon at kayo naway pagpalain na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Narito, Pastor, napakaganda ng pagmamahal ni Moses sa mga taong ito na papasok sa Kanaan. Ano ang sabi niya? Nanway, dumami pa kayo at ano pa, pagpalain pa kayo ng Panginoon at maging kasama kagaya kayo ng mga bituin sa langit. Dagdagan pa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa kanila na kanyang ipinangako. Ito ang espiritu ni Moses na nais niyang maranasan ng mga Israelitas na papasok doon sa bagong lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Maganda talaga, Pastor Ilioma, itong ganitong klase ng espiritu. Alam niyo, tayo bilang mga tinawag ng Diyos sa larangan ng gawain, na siyang nangangasiwa sa iba't ibang level ng gawain o ng misyon ng Panginoon, ay talagang namamagitan ka doon sa mga tao na hinihiling mo sa Diyos na sila'y pagpalain. Magandang bine-bless din sila ng atin pong mahal na Panginoon. At ito'y napagandang halimbawa na ipinakita nito pong si Moses sa kanyang pagmamahal sa bayan sa pasimula ng kanyang mga salita dito na isinulat sa Deuteronomio. Ngayon, bilang resulta ng pagpapala ng Diyos, paano pinangunahan ni Moses ang mga tao na tumugon sa sitwasyon? Ayan, napansin natin, Pastor, kung paano siya tumugon sa sitwasyon. Basahin natin ang 12 hanggang 17 ng Deuteronomio 1. Paanong madadala kong mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakalam at kilala ayon sa inyong mga lipi at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. At kayo'y sumagot sa akin at nagsabi, ang bagay na iyong sinalita'y mabuting gawin namin. Sa gayoy, kinuha ko sa inyo ang mga pangulo ng inyong mga lipi at mga taong pantas at kilala at akin silang ginawang pangulo sa inyo na mga punong kawal na libo-libo at mga punong kawal na mga dadaan at mga punong kawal na mga limang po at mga punong kawal na mga sampo at mga pinuno ayon sa mga lipi. At aking pinagbilinan ng inyong mga hukom ng panahong iyon na sinasabi inyong dinggin ang mga usap ng inyong mga kapatid at inyong hatula ng matuwid ang tao at ang kanyang kapatid at ang tagaibang lupa na kasama niya. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan, inyong didinggin ng maliliit at nagaya ng malaki, huwag kayong matatakot sa mukha ng tao sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos at ang usap na napakahirap sa inyo ay inyong dadalin sa akin at aking didinggin. Narito, Pastor, ang dalawang bagay na ginawa ni Moses bilang resulta ng pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak. At mapapansin natin ang dalawang bagay. Una, iniayos niya sila, inorganize. At ang ikalawa, Pastor, nagbagay ng specific na mga instruction kung paano i-deal ang mga tao na na lumalapit at humihingi ng payo o may mga problema na dapat patas ang pag-deal sa kanila. Narito ang napakagandang prinsipyo na nais na ipahayag ni Moses bago siya mamatay ay tinuruan niya na magkaroon sila ng tamang organisasyon, ikalawa, tamang pagpapasya at dealing sa mga taong lumalapit sa kanila na may mga hinaing sa kanilang mga buhay. Ang galing, napakaganda nitong paraan o bunga
ng blessing ng Diyos, blessing ng leader, nagkakaroon ng isang maayos na organisasyon. Ngayon tungkol naman sa pagkuha ng Kades Barnea sa mga karanasan ng 12 mga tiktik. So ano ang naging reaction sa ulat ng mga tiktik at ano naman ang naging resulta? Ayan, pansinin natin, basahin natin ang ilang talata, Pastor. Talatang 19 hanggang 25, Pastor. Pansinin natin ng Deuteronomy 1. At tayo naglakbay mula sa Horeb at ating tinahak yung buong malawak at kakilakilabot na ilang na inyong nakita sa daang patungo sa lupaing maburol ng mga Amorheyo na gaya ng iniutos ng Panginoon nating Diyos sa atin at tayo dumating sa Kades Barnea. At aking sinabi sa inyo, inyong narating ang lupaing maburol ng mga Amorheyo na ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Narito ay nilalagay ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain sa harap mo, sampahin mo, ariin mo, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang. Huwag kang matakot ni mang lupaypay at kayo lumapit sa akin, bawat isa sa inyo, at nagsabi, tayo magsugo ng mga lalaki sa unahan natin upang kanilang kilalanin ang lupain para sa atin at magbigay alam sa atin ang daang ating marapat sampahan at ng mga bayang ating daratnin. At ang bagay na iyon ay nakala akong magaling at ako'y kumuha ng 12 lalaki sa inyo na isang lalaki sa bawat lipi. At sila'y pumihit at sumampa sa bundok at dumating hanggang sa libis ng eskol at kanilang tiniktikan. At sila'y nagbitbit ng bunga ng lupain sa kanilang mga kamay at kanilang pinanaog sa atin at sila'y nagdala ng kasagutan at nagsabi, mabuting lupain ang ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Narito, Pastor, doon sa punto na nakarating sila sa Kades Barnea, malapit na sila doon sa ipinangakong lupain, nagpadala si Moses ng 12 espiya o mga titik-tik sa lupain. Mapapansin natin na nagbalik ang mga lalaking ito at ang dalawa sa kanila ay nagsabi ng mga magagandang mga balita, nagdala ng mga bagay na pagpapala para sa kanila. Subalit, ang sampu sa kanila ay ano? Alam natin, ang report nila ay negative, yung malalaking mga pader, yung matataas na mga tao, yung may mga armor at mga pandigma na hindi nila kayang labanan, nagkaroon ng negative na epekto ito sa bayan. Ng pinapaalala ni Moses sa kanila na dahil doon, karamihan sa kanila ay nagpaikot-ikot hanggang nangamatay doon sa lupain sa Kades Barnea dahil hindi nila tinupad yung kanilang pangako na lumakad na walang takot at magtiwala sa Diyos. Ito ang isa sa mga trahedya na nangyari sa kanilang kasaysayan. Ayan. Eh kung iisipin mo, Pastor, talagang itong mga tiktik na ito, sinasabi nga natin na talagang may integridad din naman at talagang mga qualified na mga leader ng bansang Israel. Kaya nga lamang, ang sampu sa kanila ay bumagsak sa kawalan ng pananampalataya. Kaya nga ba, nababanggit natin kung minsan, yung mga natututuhan sa kasaysayan ay yung pagkatuto sa patuloy pa rin na paulit-ulit na kawalan ng pananampalataya. So kaya nga po, mga ginigilo natin mga kapatid, mapapansin po natin na kung bakit to muling inuulit ay upang itong henerasyong ito ay kanilang ma-realize na ang magagawa mong madali ay magiging mahirap kung wala kang pananampalataya. At ito ay katotohanan na kailangan din nating siyasatin at i-apply sa ating buhay Kristiyano. Ngayon, ano ba yung naiba sa linya ng pangangatwiran ng pagiging tagapamagitan ni Moises? Balikan natin ang mga bilang kapitulo 14, talatang 11 hanggang 20, Pastor. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito at hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. Aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, kung gayoy mababalita ng mga taga-Ehipto sapagkat isinampa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila at kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupang ito, kanilang nabalitaan na ikaw
Panginoon ay nasa gitna ng bayang ito sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon. At ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap at sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao ay magsasalita ng mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan, nasasabihin, sapagkat hindi madadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang isinumpa sa kanila, kaya't kanyang pinatay sila sa ilang. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa inyong sinalita na sinasabi, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at sa anumang paraan na hindi aaring walang muwang ang may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo't si kaapat na sali ng lahi. Ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo, ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Napakaganda ng tagpong ito, Pastor. At nais kong pansinin niyo kung gaano kalapit si Moses sa Diyos na pwede siyang makipag-usap sa kanya ng diretsahan na ganito. Sinabi niya ang kanyang kaisipan at ano ang magiging kaisipan ng mga taong nasa Ehipto at mga kanugnog na mga bansa kung kanyang pupuksain ang kanyang bayan na kanyang iniligtas at inilabas doon sa Ehipto. Yung mentality, you know, yung closeness ni Moses ay napakaganda. So, sa ating mga leader at sa atin na mga nagtitiwala sa Panginoon, napakaganda na yung tayo'y mamagitan sa ating mga kapwa at mga kapatid at mga kaibigan na hindi nakakakilala sa Kanya, napansinin natin na tayo ay makipag-usap sa Kanya ng tapatan. Nais ng leksyon nating idiin na tayo'y mag-develop ng isang relasyon na pwede tayong lumapit na walang takot sa Panginoon at mag-represent sa mga taong dapat na maligtas at mahanda sa kanyang muling pagbabalik. Yun talaga, Pastor, ang dapat nating makita dito. Dahil lalo ngayon, tayo na mga manggagawa ay kumakatawan tayo sa mga komunidad na ating kinabibilangan na tayo'y tatayo bilang tagapamagitan nila na sila'y madala natin sa Diyos upang kanilang makilala ang presensya ng Diyos na gumagawa sa kanyang iglesia. So kaya dito tamang matatagpuan nga natin yung tema sa Biblia ng idea ng Diyos ay luwalhatiin sa kanyang bayan. Na ang kaluwalhatian, ang sabing ganoon, at kabutihan at pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay mahahayag sa kanyang iglesia kung ating tutularan ang ginawang pamamagitan ni Moses sa kanyang bayan sa Diyos. Ngayon, paano maluluwalhati ang Diyos? Yan, sa pamamagitan ng pagkilos ng kanyang bayan sa mundo. Tanungin natin si Apostol Pablo, Pastor, sa Epeso 3, talatang G's. Epeso 3, ang talata ay G's. Ganito po ang siyang sinasabi dito sa Epeso 3, ang talata po ay G's. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayan, para maipakilala ang buong kapuspusan ng Diyos sa pamagitan natin na mga anak niyang tinubos. Ito, malalaluwalhati ang Panginoon, Pastor, kung sa ating mga kabuhayan, pagkilos, transaction, mga relasyon sa isa't isa, how we deal with problems, at kung ano-ano pang mga suliraning dumarating sa atin, kung siya ang ating katuwang, makikilala ang kanyang kaluwalhatian at siya'y luluwalhatiin ng mas nakakaraming mga tao kung tayo'y nagtatapat at namumuhay sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Amen. So mga kapatid, itong si Moses, talagang makikita natin na napakahusay na tagapagpahayag ng kasaysayan na hindi niya nakakalimutan ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan at ganun din ang ginawa niya sa ibang mga tao. Ngayon, binabanggit dito itong kasamaan ng mga Amorita. Paano natin ipapaliwanag ang pagkalipol
ng Amorita bilang bahagi ng tagumpay ng bayan ng Diyos. Ayan, kuminsan may mga action ang Diyos, Pastor, na para bagang hindi tama sa payak na kaisipan ng tao. Yung i-order niya na patayin at puksain lahat ng mga Amorita o yung mga Amalekite. Anong klaseng Diyos yan ang sabi ng iba? Subalit, pansinin natin kung bakit. Deuteronomy 2:11 at 20. Ang mga ito man ay binilang na mga ripaim na gaya ng mga Anaseyo, ngunit tinatawag silang imimeyo ng mga Moabita. At sa talatang 20, yaon man ay binilang na lupain ng mga ripaim, ang mga ripaim ang tumatahan doon noong una, ngunit tinawag na mga somsumeyo ng mga Amonita. Ayan, pansinin natin, Pastor, na yung mga taong ito, yung Amorita, ay mga higante. Repaim. Yan, yung pag-aaral natin ng mas malalim ito, ito yung mga malalaking mga tao. Now, talatang 33 at 34, pansinin natin, may dagdag sa kapitulo 2. Ngunit ayaw tayong paraanin ni Sihon na hari sa Hesbon sa lupa niya, sapagkat pinapagmatigas ng Panginoong Diyos ang kanyang diwa at pinagmatigas ang kanyang puso upang maibigay siya sa iyong kamay gaya sa araw na ito. At sa talatang... Bakit? Nung sila'y naglalakbay, Pastor, papunta sa lupang Kanaan, ang humadlang sa kanilang paglalakbay, itong mga taong ito. Naging balakid sila at tinik sa kanilang paglalakbay. Hirap na nga sa disyerto, walang tubig, walang makain. Tapos may mga tao na imbis na tumulong sa kanila, pinahirapan ang bansang Israel. Pinaalala ng Diyos dito sa Deuteronomio kung bakit pinapuksa niya ang mga bansang ito sapagkat hindi sila unang naging maibigin o mapagtulungin sa kanilang kapanahon. Anong ipinapakitang leksyon ito ng Diyos? Dapat lahat ng tao, kalahiman natin yan o kapilipino o anuman yan, we will deal with them properly. Ito yung social accountability na nais ng Diyos na matutunan natin bilang kanyang mga anak. Walang pagtatangi kundi tutulong tayo kahit na sinong mga tao. Talaga nga naman pag-uusapan itong kasaysayang ito dahil kung ang Diyos nga na may pag-ibig, bakit siya mismo mag-uutos na lipulin ng mga taong ito? Pero mga kapatid, makikita po natin sa kasaysayan kung papaano at bakit iniutos ng Diyos na sila po ay lipulin. Dahil sa pagmamatigas nila, ang sabing gano'n ng Biblia, dahil sa kanilang mga pagmamatigas ng kanilang puso. Dito pala, Pastor Ilioma, no? Ang bayan ng Diyos ay pagtatangkaan ng masama ng iba, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Amen. Amen. Ngayon, mga kapatid, maaring sinasabi ng iba na parang hindi totoo itong istoryang ito. Paano ba natin ipapaliwanag na ang kwentong ito ay talagang totoong nangyari? Pansinin natin, may dalawang kaisipan sa mga ganitong mga kwento sa banal na kasulatan. Una, hindi totoong nangyari. Ikalawa, nangyari ito para sa ating ikatututo. So babalik tayo doon sa ating leksyon ng 1 Korinto kanina, Kapitulo 10, sa pasimula ng ating pag-aaral na ito'y mga example na natala na i-record sa banal na kasulatan para huwag nating ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Itong mga taong Amoryo at mga Amalekite ay mga taong malulupit. Ayaw ng Diyos na ating ulitin din sa ating pakikidil sa ibang mga tao kung tayo ay nasa advantage at sila naman ay nasa disadvantage. So, sa makatuwid, dapat mabago yung kaisipan na ang natutuhan natin mula sa kasaysayan ay ang hindi pagkatuto. Dapat ang matutunan natin mula sa kasaysayan ay yung mga bagay na ginawa ng mga tao na hindi tama at huwag na natin itong uulitin. Ngayon, paano ba ang iba pang ulat sa Biblia, paano ito tinugon ng Diyos upang magbigay liwanag sa mahirap na katanungan? Bumalik tayo sa Genesis Kapitulo 15, Pastor. Talatang 1 hanggang 16.
Genesis 15, ang talatay 1 hanggang 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong ganting pala na lubang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoon mong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito at isang pinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya ay nilabas na sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo." At sa kanya ay sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang sa katwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeyo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon na ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati." At dinala siya niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pagtapat-tapat ang kalakalahati, datapat hindi hinati ang mga ibon. At binaba ng mga ibong mangdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging tagaibang bayan sa lupaing hindi kanila at mga glilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. At yon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapat ikaw ay payapang pa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan." Narito, Pastor, pag ang Diyos ang nangako, kanya itong tutuparin. Ito yung prinsipyo na nais nating pansinin sa pasimula ng iyong pangungusap kanina ng pinasimula natin ng ating pag-aaral. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at dapat tayong magtiwala sa Kanya. Sa kasaysayan, ang mga nagtiwala sa Kanya'y hindi Niya pinabayaan. Napakagandang leksyon. Bagamat may mga pagkakamali at pagbagsak, si Abraham, si Moses at ang mga lalaki ng pananampalataya, subalit, papansinin natin, hindi naging pabaya ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga pangako. Kagaya ng tagpong ito. So sa lahat ng mga suliranin na dumarating, ipinapahiwatig sa atin ang Diyos ay tumutupad ng Kanyang mga pangako. Amen. May mga bagay sa Biblia na talagang kung minsan mahirap nating tanggapin at ipaliwanag. Subalit ang tanong natin ay paano tayo matutulungan ng Biblia na maunawaan ang mga pagkilos at kalooban ng Diyos kahit mahirap tanggapin at ipaliwanag? Basa tayo ng 2 talata, Pastor. 1 Korinto 1, 1 hanggang 4. 1 Korinto 1, 1 hanggang 4. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa magitan ng kalooban ng Diyos at si Sustenes nating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag ng mga banal, nakasama na lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila at sa ating Panginoon, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na pinagkakaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Narito, Pastor, pansinin natin na sa pagtunghay natin sa banal na kasulatan, maiintindihan natin ang mga gawa at mga pagpapasya ng Diyos. May mga mahirap na mga kasaysayan sa banal na kasulatan. Subalit, kung tatanggapin natin na ito una ay totoong nangyari, naganap at pinahintulutan niyang mangyari sa kasaysayan ng kanyang mga anak, sa kasaysayan ng pagtubos, ang ating Panginoong Jesus ang sentro nito. Kaya nga dumating ang Kristo para
magbigay ng pag-asa na ang bawat isa sa atin mauunawaan ang panukala ng Diyos, na ang panukala niya ay magligtas, hindi para magdala ng kaparusahan o ng kahirapan, kundi pagpapala ang nais niyang pansinin natin. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, nang binigay ni Moises ang buod ng kanilang kasaysayan sa mga Israelita, ito po talaga higit pa sa isang aralin sa school book. Kanyang pinaalala sa kanila ang lahat ng ginawa niya bilang katibayan na dapat silang magpatuloy na maniwala at magtiwala sa Diyos. Pinakamahalaga, kanyang nakilala ang Diyos bilang isang magulang, bilang tagapagtanggol, nangangalaga, gumagabay at nagtuturo. Napakaganda noong mga pananalita niya sa Deuteronomy 1:30-31 na nagsasabing ang Panginoon ninyong Diyos na nangunguna sa inyo ay siyang makikipaglaban para sa inyo, gaya ng kanyang ginawa para sa inyo sa Ehipto na inyong sa inyong harapan at sa ilang na doon na inyong nakita kung paanong dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak sa lahat ng daang inyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Ang tanong para sa atin, paano natin kinikilala ang Diyos sa ating buhay? Lahat po tayo ay may kasaysayan na maaari nating sabihin sa iba. Ang tanong natin ay ano ang sasabihin natin sa kanila tungkol sa ginawa ng Diyos sa ating buhay? Alam ng Diyos na higit tayong matututo sa pamamagitan ng mga kwento. Kaya sa halip na magbigay lamang ng proposisyonal na katotohanan, ipinakita at inilarawan niya sa pamamagitan ng salaysay sa Biblia ang maaari nating matutuhan at madaling makilala ang Panginoong Hesus. Ang leksyong pong ito ay nagiiwan sa atin upang magpasya kung ano ang moral na kwento ang makukuha ng iba mula sa ating sariling kasaysayan. Bago po tayo magtapos o manalangin, atin munang pakinggan ang isang awitin. You will hear him say, well done.
Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa napakagagandang mga salita na aming pong napag-aralan, sa mga prinsipyong aming natutuhan na tamang applicable sa aming mga buhay ngayon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at gabayan niyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung anong kasaysayan ang maaaring makita sa amin ng mga taong nakapalibot sa amin. Turuan niyo kami at alalayan niyo kaming lumakad sa liwanag ng buhay upang ang mga taong nakapalibot sa amin ay maakay namin na kanilang maranasan ang inyong presensya. Pagpalain niyo ang lahat ng mga kapatirang sumusubaybay sa programang ito. Nawa sana, Panginoon, ang mga salitang natutuhan namin ay mapanghawakan naming mainam, maging mga tapat ninyo kaming mga anak, mayroong matibay na pananampalataya at nagiging matyaga sa paghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus. Nawa sana, Ama, inyong pagpalain ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito at mga kaanib ng iglesia na kaming lahat ay sama-samang maglilingkod sa inyo at magnanais makapasok sa lupang ipinangako ninyo. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po maginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana po sa susunod na serye, huwag kayong mawawala. Gumaganda po ang ating lesson. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nestor Rilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.